Tapos ang halos 7 taon sa bilangguan, laya na rin si dating senadora Laila De Lima. Pero para pumalinaw, hindi pa tapos ang kaso laban kay De Lima. Pinayagan lamang siya ng korte na makapagpiyansa para sa natitirang drug case na sinampa laban sa kanya ng Duterte administration. Balikan lamang po natin ang mga pangyayari sa mga kaso ni Laila De Lima. Nagsimula ang away ni De Lima at dating Pangulong Duterte nang imbestigahan ni De Lima ang mga kaso na umano'y extrajudicial killing sa Davao City sa ilalim ni Noy Mayor Duterte nung si De Lima pa ay nasa CHR. Tong 2009 ito at ang ibig sabihin pa ng DDS noon ay Davao Death Squad. Walang pinatunguhan ang imbestigasyon na ito pero nagkalamat na ang relasyon ng dalawa. Katunayan, inungkat ulit ito ni Duterte noong taong 2020 nung siya ay Pangulo na. Remember, I was still mayor. You were criticizing me. Sa, laala mo, criticizing me about human rights. And sinabi ko sa iyo, you better look into your own backyard. Taong 2016, nanalo si De Lima sa Senado at inimbisigan ang drug war ni Pangulong Duterte. Agosto ng taong iyon, bumuelta si Duterte. Inakusan niya si De Lima ng pagtanggap ng drug money mula sa mga Bilibid inmates para sa kanyang senatorial campaign noong taong ding iyon. Ang kanyang kolektor daw ay ang driver bodyguard niyang si Ronnie Dayan. Kalaunan, pinagpiesta ni Duterte at ang mga kaalyado niya sa Kamara ang personal na buhay ni De Lima sa isang kontrobersyal na committee hearing noong November 2016 sa Kamara na tungkol dapat sa droga, kung ano-anong personal na detalye ang inungkat mga congressman na wala naman palang kinalaman sa Bilibid drug trade. Pebrero 2017, inaresto at kinulong si De Lima base sa tatlong kasong sinampa laban sa kanya. Ang criminal case number 17165 ay para sa violation ng Section 5 ng Dangerous Drugs Act o ang Sale, Trading, Distribution of Illegal Drugs. Ang akusado po rito ay si De Lima at si dating Bucor Chief Rafael Ragos. Si Ragos, kalaunan ginawang state witness para magtestigo laban kay De Lima. Ang criminal case number 166 naman ay laban kay De Lima at sa driver bodyguard nitong si Ronnie Dayan. Ang alegasyon, ginamit ni De Lima ang kanyang impluensya para mag-extort ng pera mula sa mga Bilibid inmates. Si Dayan, ginawa rin state witness. At ang case number 167 laban kay De Lima at dating Bucor Chief Franklin Bukayo. Inukasan sila ng pag-tolerate ng widespread drug trade sa Bilibid at paglikom ng 70 million pesos mula raw sa mga Bilibid prisoners. Pebrero 2021, pinawalang sala ng RTC Branch 205 ng Muntinlupa si De Lima sa criminal case number 166, yung pangalawa pong kaso yan. Ayon sa korte, kulang ebidensya na nag-uugnay kay De Lima kay Jundera ang umunay link sa drug trade sa Bilibid. April 2022, nag-retract o inatras ang kanyang testimonya laban kay De Lima ang confessed drug lord na si Kelvin Espinosa. Si Espinosa po'y hindi naman tumestigo sa korte pero isa siya sa mga tumuro kay De Lima sa mga congressional hearings. Dalawang araw matapos niyan, nag-retract o umatras din si dating Bucor Chief Rafael Ragos, ang isa sa mga state witnesses na dumidiin kay De Lima. Ayon kay Ragos, pinilit lamang daw siya ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na idiin si De Lima. At noong May 2022, pati ang kanyang bodyguard o dating bodyguard na si Ronnie Dayan, inatras na rin ang kanyang affidavit na nag-uugnay kay De Lima sa drug trade. Ayon kay Ronnie Dayan, inutusan lamang siyang iugnay si De Lima sa drug trade ni dating Mindoro Congressman Rinaldo Umali, ang dating House Justice Committee Chairman na nag-imbestiga kay De Lima noong November 2016. Kaso si Umali yumaon na noon pang 2021. May 2023 o taong ito, pinawalang sala ng Muntinlupa RTC si De Lima sa criminal case number 165 kung saan dating state witness ang umatras na si Rafael Ragos. Yan po yung unang kaso. Dalawa sa tatlong kaso ni De Lima bale ay binasura na. Ang natirang kaso na lamang ay ang criminal case number 17167. Dalawang linggo lamang nakakaraan, dalawa pong testigo laban kay De Lima sa kasong ito ay umatras din ang mga dating pulis na si Rodolfo Magleo at si Nonilo Arile. Sa isang sulat na inabot ng ni Magleo kay De Lima noong sila ay nagbibista, sinabi po nito na ibubulgar nila ang dahilan kung bakit sila unang nagtestigo laban kay De Lima. Sinabi rin ng dalawa na mababasura lamang ang kaso laban kay De Lima sa kanilang pag-atras ng testimonya.
at ngayong Lunes nga, nagdesisyon ang korte na pagpiyansahin si De Lima. Ayon po sa korte, hindi napatunay ng prosekusyon na malakas ang ebidensya nito laban kay De Lima sa huling kaso na kinakaharap ng senadora. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.